Kung iniisip mo, kailangan ko bang matutunan para mag-code, para mag-HTML, CSS, JavaScript, PHP? Hey guys, what's up? Welcome back here on my YouTube channel. May question ako sa'yo. Do you know what is going to be the number one in-demand skills of 2021? Gusto mong malaman kung ano yun? Make sure na tapusin mo yung video na to at huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe, click and bell notification so you will get notified sa mga bago kong video. Anong itong skills or demand na paparating this 2021. Alam naman natin na yung business ngayon is nag-e-evolve. Ibig sabihin, yung mga dating businesses na offline businesses is nag-iisip na sila ng mga paraan paano nila dadalhin yung kanilang mga negosyo through the internet. Okay? So maraming mga strategy na pwede kong gawin, but ito yung isa sa mga kailangan mong requirements para mapakita yung binebenta mo na product, na offer, or yung business, or yung negosyo mo. Kailangan mong magkaroon ng tinatawag na system or yung online presence, yung pinaka-website mo. So, these skills, kung matututo ka at kung kaya mong makapag-implement, makagawa ng website sa business mo or kung meron kang kliyente. So, once meron ka ng ability or skills, paano makagawa ng website, madali na lang sa iyo ma-implement. Share ko lang sa iyo yung experience ko. Hindi ako nakatapos ng 4 years na IT. So, 3rd year lang yun natapos. Sobrang hirap pa rin ako, personally. Yung pag-create ng website, wala akong ka-idea paano ba siya gagawin. So, biroon mo, umabot ako ng 3rd year college as an IT. Pero, hindi ako marunong gumawa ng website. Paano ba gumagawa ng CMS, website, company website. So, mahirap para sa akin. Dumaan yung mga taon, nag-research ako, inabot ng 2 years, 3 years bago ko matutunan paano ko makakapag-implement ng website sa isang business. So, gumawa ako ng website noon para sa tito ko. Tapos may mga nag-approach din sa akin ng mga businesses, nagkaroon ako ng mga clients. So, doon na nagsimula yung lahat. And then, nag-create na rin ako ng mga system ng website at nagtuloy-tuloy na. So, napaka-importante ng skills na to. Huwag mo itong babaliwalain dahil yung skills na to, once natutunan mo na, talagang, ano to, ikaw yung magbe-benefit dito. Once you have skills on how to create a website. Not just a simple website, hindi ito yung traditional website. So, tinuturo ko dito is, paano ka gagawa ng website na effective? Paano ka makakagawa ng website na high-converting website? Not exactly a website, 100%, but a combination of marketing strategy, yung sales panel, and then website. So, i-coconnect mo yan. Hindi siya yung mga traditional website na nakikita mo lang, na nandun yung about the company, services, hindi ganun yung tinuturo ko. Kung iniisip mo, kailangan ko bang matutunan para mag-code, para mag-HTML, CSS, JavaScript, PHP, hindi iyon ang ituturo ko sa'yo. Hindi mo naman kailangan matutunan pa yon para ka lang makapag-implement ng website, paano ka makakagawa ng website, hindi mo kailangan aralin yung mga bagay na yun. Merong mga available tools na naka-ready na, done for you, na pwede mong gamitin to implement yung website na para sa business. Based sa research, they are more than 1.9 billion websites in worldwide. So, yung active jam is around 400 million websites worldwide. And by seconds, by minute, nadadagdagan ng maraming website dahil continuous yung growth ng internet and parami ng parami. Especially during these times, lockdown, nasa bahay lang, mga negosyo, nag-stop. Marami talagang nag-iisip ng paraan paano nila dadalhin yung negosyo nila sa internet. So pag-usapan natin ano yung mga klase ng website. Number one, yung tinatawag na static website. So parang simpleng website lang yan, parang online brochure na wala kang masyadong makikita na mga graphics. Basta simple website lang, yun yung number one type of website, static. So hindi mo siya kayang i-edit, wala siyang database file. And pangalawang type of website naman is yung tinatawag na dynamic website. So kung nandun ka sa mga social media, kung nandito ka sa YouTube, napapanood mo yung content na to, yung video na to, kung ano man yung YouTube is a type of dynamic website, social media, Facebook, Instagram, TikTok, at marami pa. So this type of dynamic website, ibig sabihin, maraming mga tao na nandun, mga users, nasa-save yung mga photos, so maraming mga interaction, parang forums, comments, nakakapag-add ng friends, nakakapag-upload ng mga videos, and so on. Ibig sabihin, dynamic siya. Okay, nandito na tayo sa pangatlong type of website. Ang tawag naman dito is CMS, meaning Content Management System. Ang pinaka-very popular na CMS platform na ginagamit ng mga businesses worldwide, and even me,
is yung WordPress platform. This is a CMS platform. Ibig sabihin, mayroon kang mga content na pwedeng i-upload doon, mga articles, mga posts, videos, or you can create your own program using yung platform na yon, or you can create a membership site, system, and so on. So, yun yung tinatawag na CMS. Pang-apat na type of website, ito yung pinaka-very popular at madalas mong pinupuntahan. Ang tawag dito is e-commerce website. And alam mo ba, projected this year, around $4.9 trillion industry. Sobrang lumakas, lalo na ngayong 2020 hanggang 2021, palakas pa ng palakas yung e-commerce. Sa atin, dito sa Pilipinas, talagang nag-boom yung Shopee, Lazada, na kung dati is wala kang masyadong makikita ng mga delivery boy na naka-orange or naka-Shopee na nagdi-deliver ngayon, kung saan-saan makikita mo sila at nagdi-deliver ng mga produkto. Sobrang lakas talaga ng e-commerce ngayon. And sa US, ganun din yung Amazon, at sa iba't ibang bansa, sobrang in-demand yung e-commerce business. So talagang nag-boom. So number 5 type of website, ang tinatawag naman dito is yung progressive web applications. So yan yung mga applications or yung mga cloud applications na ginagamit mo. Parang software siya na hindi mo na kailangan siyang i-install kung saan man, sa laptop mo, sa computer mo, or mobile mo. Ibig sabihin, you can use yung mga web applications na yun through online. So that's the 5 types of website. By the way, meron akong ginawang training kung gusto mong matutunan how to create a website. You can check yung video na nakikita mo, or you can visit my website at puntahan mo yung courses tab. Makikita mo yung ginawa ko na training na WordPress Mastery. So dun sa WordPress Mastery, tinuro ko dun step by step. So dun sa course ko sa WordPress Mastery, tinuro ko dun kung paano ka makakagawa ng high converting, stunning, and professional looking website para sa business mo, para sa product mo, or sa offer na ibinibenta mo. So if you want to learn more how to master WordPress or how to create a website, just go to my website at jgregorio.com/courses/WordPress-mastery. Or you can visit directly my website at jgregorio.com to learn more ano pa yung mga trainings na pinoprovide ko, paano makakatulong sa business na ginagawa mo at sa product na binibenta mo. Okay, so once again, if you have anything questions here on my topic, let me know on the comment below. Mag-comment ka lang sa ibaba ng video na to, and I'm so glad na sagutin yung mga questions mo. Once again, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the bell notification so you will get notified sa mga bago kong videos. Once again, this is Jay. Thanks for watching this video and see you on the next one. Let's go back to work.